Oh, syempre, before I start, no? I'm so proud, privileged, and feeling loved, no? Kasi, kalain mo, no? Even on a Sunday, andito mahal nating Pangulo, no? Andun, palakpakan natin, Sir Tomanitan, no? And ganyan tayo ka-blessed. And we are so proud. Bakit? Sa ibang kumpanya, nagtatago yung may-ari. Di ba? Oo, di mo nga alam sino yung may-ari. Di ba? Samantalang dito, even on a Sunday, grabe, nandito yung mahal natin presidente, no? Sige, tuloy niya, no? Okay, no? Thank you, Sir Tom, no? Anyway, upo na lang si Upline Jack, no? Ngawit yung, ano, magka-stick, gago yun, laki, no? Oo, yeah? Sumait tuloy yung leeg mo. So, upo na lang ako, no? Anyway, again, Upline Jack Lopez, no? And ang gagaling ng mga speakers natin today. So, palakpakan naman natin sila, no? Of course, Upline Chiaro, Upline Joseph, Upline Vinci, Upline Joel, no? Oo. And syempre, ikaw. Dahil maaring, alam mo yun, on a Sunday, marami ka pwedeng ibang gawin. Maglaba, magsampay, no? Oo, masahim yung asawa mo, di ba? Pero mas pinili mo gumawa ng pera. So I believe, no, yung gagaling na speaker kanina, happy na tayo. Tama? Well convinced na ang sarili mo. Diba? So nandito na lang ako to show, no, lalo na the technical details side, paano ba bibilis ang pagyaman mo? Oo, kasi naririnig mo kanina, dating, di ba, basketball player, dating banda, di ba, dating adik, dating, buti ngayon si Jasper, negosyante, di ba, si Joel naman, dating networker, di ba, si Upline Jack, dating call center agent. Ang tanong, paano ba talaga? Upline Jack, di ba, kwento mo pa more. Tama? Oo, kasi totoo lang naman guys, ganyan din ako, sabi ko si Bintik, pares kami, na-invite lang din ako, nanonood lang din ako. Isa lang din ako sa nagmamanghap. Totoo, paano ba? Hindi na nga duda kung totoo ang tanong, paano? Diba? Oh. So, ganun din ako, guys. Diba, nag-iisip din ako, paano nga ba ginawa yun? Diba? At until, diba, in-explain ang speaker, ang sabi sa akin, ganito lang yan, Jack. Okay, diba, left and right lang ang pinag-uusapan. So, nung sumali ako, Zach, nag-invite ako agad-agad 30. Oo, Zach ang sumali. Diba? Out of 30. Diba? Dalawa. Oh. Diba? 28 agad tumanggi. Pero okay lang. Bakit? Dalawa lang naman ang pinag-uusapan. Isang left, isang right. Tama? So, kinaya ko siya. Oo. Agad-agad din nag-invite akong 30. Ang good news din, agad-agad 28 din. Ang tumanggi. Kinopya ko lang eh. Oo, pero at least again, may natirang dalawa. Kasi agree ka kapatid. Ano yon? Merong hindi maniniwala. Tama? May tatanggi. May mga ngako, hindi matutupad. Normal yun eh. Tama? Oo, pero sabi sa akin, ng nag-invite sa akin ang upline ko, imposible naman sa dami niyan, hindi ka man lang makahanap ng dalawa. Oh, e buti na lang, medyo kagaya ko ni Up Vinci, no? Medyo cute din si Upline Jack. So, nakahanap din ako ng dalawa. Oo, babae pa. Oh, di ba? Oh, ang sexy pa, ganyan. Ay, ganyan. Oo, ganyan eh, no? Lapad pala, no? Oh, pero dati payat pa sila nung na-invite ko. Eh ngayon, di ba, the left side is the Melanie and Alexis, no? Combined income nila is nasa 200 plus million, di ba? Oh, yung nasa right ko, the Reyes family, no? Yan sila Rayma, sila JM, sila Tita Daisy, total of 170 million in 6 years. Oo, kasi ganun lang, dalawa lang ng dalawa ng dalawa. Di ba? Plus, meron pinakita sa amin yung upline namin strategy na gusto sana ipakita sa'yo ngayon. Oo. Kasi kung tatanungin ka kagaya ko,
di ba? Parang may mas mabilis ba? Gusto mo ba ng mas mabilis na strategy? Oo. Kaya even kagaya ko, kapatid, dating call center agent, di ba? Dating tambay, dating kanto boy, nagka-Ferrari ngayon. So, gusto mo ba malaman paano yung mas mabilis? Oo, kasi gagawin mo na rin lang. Anong gusto mo? Medyo hindi mabilis? O mabilis na mabilis? Mabilis na mabilis, kapatid. Di ba? Pre-present sa amin, yung kanina pa nilang binabanggit na family package. E ang daming good news ngayon, kapatid. Good news, mamimit mo yung presidente natin, yun ang number one doon. Second good news, kada premium plus, kapatid, may libreng Christmas gift basket. Diba? Oo. May pangatlo pang good news, kapatid. Ano yun? Magpaparapol tayo ng napakaraming premium mamaya. At lahat kayo, kasali. Oo. Oh, lahat ba nag-register? Kasi yung hindi nag-register, hindi kasali. Oo. Kasi wala ka dun sa ticket na bubunutin eh. Ama? Oh, akalain mo umattend ka lang. Nanalo ka pa. Yung katuwaan lang. Diba? Oh, lahat ba naglista na? Oh, lahat ba nasa bayong na yung pangalan? Hindi alam. Bahala ka. Oo, baka matawag blanco, ha? Huh? Ikaw pala sana 'yon, 'di ba? Kaso hindi ka nag-register, kaya blanco. Oo, yung nasa labas, nag-register ba lahat ng nasa labas? Oo, di mo, ingay nila, excited, no? Oo. But then again, may papakita ko sa iyo. Mas ma-excite ka lalo. Oo. Ito yung binabanggit kanina, family package, kapatid. Upline Zach, tatlong package lang ang pinakita. Standard, premium, premium plus. Ano ba yung family package? O, kasi dito kapatid, left and right lang ang pinag-uusapan. Tama? O, and kung yayaman ka na rin lang sa left and right, eh, sino ba ang unong gusto mo kasama? O, family, di ba? O, kaya ang pinakauna mong i-invitein, family. Oo. So ikaw, kumuha ka ng premium plus. Oo. Tama? Yung premium plus, pitong account yan eh. Tama? Oo. Sabi mo, upline sack. Bakit pito? Oo. Walang pinakaiba yan, kapatid. Gusto mo na mas mabilis na kitaan. Nagpatayo ka ng apartment, eh mas maraming kita yung pito kaysa sa isa. Tama ba? Oo. Nagbukas ka ng taxi company. Diba? Mas mabilis ang boundary ng pito kaysa isa. Ang good news, ang pakikita ko sa'yo, 35. Kasama na ang pamilya mo. So, ikaw kumuha ka ng premium plus. Diba? Eh, siyempre, love mo, family mo, unahin mo na sila. Diba? Tatay mo, si A. Nanay mo, si B. Tama? Itago natin sa pangalan letter B. Tama? Oh. Si asawa mo, letter C. Si anak mo, letter D. Naka-premium plus din sila. So, ang tanong, upline, sak, magkano yan? Oh, mas magandang tanong, magkano kita agad dyan? Ama, negosyante ang tanong, magkano capital? Magkano return of investment? Diba? Ang capital, kapatid, 333,000 lang. Oo, kasi 66.5 times 7, 332.5. Ni-round off ko lang. Okay? Ang tanong, magkano ang balik? Oo. Agad-agad, kapatid, after 2 to 3 weeks of encoding, meron ka return of investment na 70,000 pesos. Grabe, kapatid. Oo. Ang time frame, 2 to 3 weeks of encoding. So sa dami kong negosyante na kausap dyan, baliw na baliw. Bakit? Ano ba ang negosyo
na wala ka pang ginagawa, may 70,000 pesos ka agad after 2 to 3 weeks of encoding. Meron ba? Lalo na. Ang nilabas lang, 300 plus thousand. Grabe. Ama. So, nung pinakita sa akin yan, since call center agent lang ako, ang sweldo ko 15,000 lang. Isip ko, saan naman ako mang-hold up ng 300,000? Huh? Oo. Diba? Parang ang laki. Ama. Oh, eh kung ipang gigimik ko pala yan, malaki. Pero nung pinaliwanag sa akin, pag negosyong pinag-uusapan, 300,000, malaki, maliit. Kapatid, ito ha, tinura ko nung kaibigan kong banker, graduate ng Lasal. Nagpa-compute kami sa BDO. Pag nilagay mo 300,000 mo sa BDO, 0.75% per annum, wala pang 3,000 ang interest. Partida, may tax pa yun. Sabi sa amin ng manager ng banko, huwag ka mag-alala, sir. Oo, akong bahala sa'yo. Yearly, may libre kang payong at kalendaryo. Grabe, di ba? Oh, alahin mo yung pera mo, no? Tumubo, samantalang pag sila nagpa-utang, 2.5% a month. Pero pagka binalik na sa'yo, 0.75. Tama? Nasabi ko, alanganin. Di ba? Mag-franchise na lang kaya tayo. Ano ba matinong franchise? Oo. Siyempre yung matino, di ba? O, pag bariya-bariya yung pang-franchise mo, kapatid, eh matakot ka. Baka hangin-hangin franchise lang yan. Tama? O. So yung kita mo, hangin-hangin lang din. O. So ano ba yung matitinong franchising ngayon, kapatid? Mga potato corner. Tama? Sagu, quickly. Oh, nagpa-compute kami 700,000 pataas. At ang ROI 5 years. Try mo magpa-compute ng 7-Eleven at Ministop. Sabi ko, wala, malayo. Malayo sa katotohanan, 300 lang eh. Ang pinag-uusapan eh. Sabi ko, ano bang uso negosyo that time? Computer shop, yung mga Dota-Dota, di ba? Oh, sabi ko, tayo na lang computer shop. Oh. Nagpa-compute kami ng computer, yung pang-commercial. Kasi hindi naman pwede yung mumurahin computer eh. Di ba? Bibigay agad yun eh. Oh. Ang good news yung 300,000 kapatid. Computer lang pala, wala pang shop. Oo. Try mo mag-laundry shop ngayon. Yun ang uso ng pandemic, laundry shop, di ba? Oh. Ang washing machine, 150,000 ang isa. Yung wet and dry, no? Yung paglabas, tuyo na. Oh. Isa lang yun. Ibig sabihin, dalawang washing machine lang ang mabibili mo sa 300,000. Tama? No. Sabi ko, tayo kaya tayo restaurant. Sak, baka rest lang yun, walang tauran. Di ba? Di ba? Kaya alam mo, sak, sa sobrang dami pang risk ngayon, lalo na yung mga papelis, hirap lakarin. Di ba? Yung mga tao pa. Di ba? Lalo na pag di ka naka, alam mo, di ka nakatingin, gulat ka yung empleyado mo, nagpe-Facebook lang. Sabi niya, ba't ko alam yan? Gawain ko yan. Eh. Sabi niya, sabi nung nagko-compute sa akin, di ba? Oo. At lalo ng risk ngayon, Zach, pag sumikat negosyo mo, ginagaya. Tama ba yun? Oo. Kaya ngayon nakita ko yung Mang Inasal sa Batangas, nung sumisikat na, tinabihan eh. Pangalan, Mang Ina mo eh. Ay, Mang Ina mo, di ba? Oo. E nung sumisikat na yung dalawa, eh tumabi si Mang Ina nila, di ba? Oo. So alam mo yun, kapatid, yan talaga sa negosyo eh. Ito maganda nito, yung 300,000 mo kapalit, may kapalit yan. Bakit? Ang totoo, para ka lang nag-buy and sell. Kasi may mga packages to, may mga products to eh. Murat kalidad. Magkano? Kapatid, ang good news, meron kang products worth 340,000 pesos. Worth of inventory. Di ba? Pag nami-miss mo yung 300,000 mo, itilagay mo sa kama yung products, yakapin mo. Diba? 300,000 ko to. Diba? Oh, at least di mo na mami-miss, di ba? Oh. Inventory lang naman eh. Para ka lang nag-buy and sell. Ama, bakit? Sample ha, pinakamalit na negosyo, sari-sari store. Pwede ba magtayo ka ng sari-sari store, walang laman? Hindi pwede yun. Ha? Grabe tawa ni ma'am, no? Oo, ingat ha. Huli ako nag-present yung
alam yan, yung pagtao, yung pustiso, gano'n, di ba? Grabe, di ba? Oo. So, pwede ba yun? Magbukas ka sari-sari store, gumastos ka 100,000, wala. Yung tipong kinulong mo yung sarili mo, di ba? Lalagay ka ng selda, lalagay ka ng screen, di ba? Oh. Ha? Okay. So, ibig sabihin, kapatid, hindi naman pwede yung pag may bibili sa'yo, di ba? Ate-ate, pabiling kape, wala eh. Ate-ate, pabiling tinapay, wala din eh. Ate-ate, candy, wala din eh. Ate, ito sigurado, meron ka. Ano yun? Toyo. Grabe, di ba? So, ganun din dito, kapatid. Di ba? Distributor ka eh. May distribution ba na wala kay stocks? Kalukuhan yun. Sabihin, pabiling toothpaste, wala eh. Di ba? Oo, pabiling vitamin D, wala din eh. Di ba? Lotion, wala din eh. Oh, tanongin kung may toyo ka. Di ba? So, ibig sabihin, kapatid, yung 340,000, yan yung inventory mo para pag nag-present ka, di ba? Kaliwaan, meron kang dala. Oo. Diba? Din replenish ulit. Oh. Pero ang good news, wala ka pang ginagawa, may 70,000 pesos ka na. Grabe, di ba? Oo. Kaya nung nakita ko siya, kapatid, naliwanagan ako. Bakit? Kasi sumali na rin ako sa ibang networking dati, wala nangyari sa akin eh. Oo. Di ba bakit? Pag tinatanong ako kung meron na ba akong resulta, wala akong mapakita eh. Ito good news, wala ka pang ginagawa, pwestuhan pa lang, may resulta ka na. May 70,000 ka na eh. Tama? Kaya nung naintindihan ko yan, kahit wala akong pera that time, di ba? Kasi kahit sunugin mo ko noon sa 15,000, hindi ako mangangamoy pera eh. Di ba? Bakit? Ang 15,000 parang may deduction pa yun, nagiging 12 na lang yun eh. O kaya 6,000 every cut-off. Tama ba? 1530 article? O. Oh. Eh kapatid, alam mo, 6,000 pag kinain ko, ang dibdib ko lang yun eh. Naman, laki ko eh. Huh? O. Oh. So ibig sabihin kapatid, saan din ako kukuha? Diba? Buti na lang naisip ko, pwede pala credit card. O. Oh. Sakto yung nanay ko, may credit card. Yung tatay ko, may credit card. Yung kapatid ko, may credit card. Ako, naka-block sa credit card. Huh? Hindi ko nabayaran yung credit card ko na. Magkano na sweldo ko eh. Tama? Oo. So, naki-swipe ako. Tinerms pa namin 12 months to pay. So, kalain mo, di ba? Pero ang good news, kapatid, yung 70,000, naghanap lang ako ng mga tao. Ang pitch ko, simple lang. Tito, tita, ninong, chief, boss, amo, gusto mo ba ng 70,000? Wala ka pang ginagawa, kitaan. Palagay mo, curious sila, hindi? Curious! Dito, sino ayaw ng libre 70,000? Taas kamay. Ayoko niyan! Diba? Pera masama yan! Ha? Oo, meron ba dito? Ayoko na 70,000 libre. Wala naman, diba? O, so sila rin curious. Pinakita ko lang sa apat na tao na gusto rin na 70,000. Siyempre, hindi naman lahat may gusto na 70,000. Diba? Libreng iPhone. Ayaw nila yun. Diba? Oo. Libreng tatlong buwang grocery. Ayaw nung iba yun. Pero meron pa rin. Ama, may gusto. Libre, 70,000. Oo. Naghanap lang din ako ng apat. Alain mo yun, oh. Na nag-family package. Na gusto ng libreng 70,000. Oo. Sila, kumita sila ng tag. Si 70. Ako, magkano kinita ko? Nagpira sa akin lahat yan eh. Kumita ko ng 200,000 pesos. Grabe. Oo. Nakita nila. Sa kandaya, ba't kami 70 lang? Bakit ikaw may 200? Anong ginawa mo? Siyempre, ginaya nila ako. Sabi ko, naghanap lang ako ng apat. Isa ka nga dun sa apat eh. Di ba? So, tinulungan ko lang din naghanap ng taga-apat para kumita sila ng 200,000 pesos.
So sila kumita ng tag to 200,000 pesos. Okay na, fair na. O, eh nag-fair sa akin lahat yan, magkano kinita ko sa palagay mo? Kumita ko ng 700,000 pesos. Grabe, di ba? O, dalawang rolyo lang kapatid. Pinesto ko lang yung pamilya ko. Humanap lang ako ng apat. At yung apat, tinulungan ko lang humanap ng apat. Apat lang kapatid. Kumita ko ng total of 1 million pesos. Grabe. Sobra pa. Oh, bakit? Kapatid, pag tinuloy mo to, baka magulat ka magkano kinita ko. Oh, pero kulang na yung whiteboard. Andyan muna. 1 million muna. Ang good news, kapatid, handami mo ng resulta. Curious na silang lahat. Paano ba yan? Tama? Kasi pag na-hit mo yun, awarde ka ng Millionaire's Club. Awarde ka ng Field Manager. Kapatid, ito pa ang good news. Parating na ang once a year awarding natin. Yung kinatawag natin, kick-off. This year, ang umattend, nasa 6,000 plus. Next year, January, siguro nasa 10,000 plus tayo. Aawardan ka ang haba ng lalakara mo, red carpet. May lights and sounds. Papalakpak sa'yo ang libo-libong tao na inspire mo sila. In just 2 months, 1 month, kumita ka ng 1 million. Sila rin, pwedeng kasunod mo na. So maliban sa kumita ka, ganito kaganda yung negosyo eh. Oo, naka-inspire ka pa ng kapwa mo. Maganda. Kaya kapatid, nung nakita ko, hindi na ako nakatulog eh. Hindi ako pumayag na hindi ko mabuo yan eh. Oo, kasi doable eh. Very feasible eh. Pawang katotohanan lamang, kumpute mo. Oo. Ila apat na tao? Tulungan mo mga apat, 20 lang? Oo. Eh kung sinabi sa akin, mag-i-invite ako 100, baka ako mismo hindi sumali. Wala naman kami factory ng tao eh. Di ba? Oh. Pero yung apat, tulungan mo, humanap ng 4 million agad ang usapan, eh wala kapatid, pinanggigilan namin ang malupit yan. Oo. Lalo na credit card. Ay kapatid, kita mo ha? May nabasa kasi ako article eh. Oo. Article na late Henry C, no? Ano yun? Nagulat ako sa title. Ang laki ng SM Mega Mall. Tama? Malaki ba SM Mega Mall? Oh. Palagay mo, magkano yung billion? Billion yun! Tama? Pero ni piso, walang nilabas si Henry C. So sabi ko, paano yun? Eh si Henry C rin pala yung may-ari ng BDO. Ang BDO, maraming pera? Yes. Ang tanong, pera ba lahat ni Henry C yun? Hindi, pera ng taong bayan yun. Depositor, shareholder, investor. Ama, ang tawag doon is OPM. Sabi ko, nung OPM, Original Filipino Music ba yan? Sabi sa akin, hindi. Ang tawag dyan, Other People's Money. Diba? Oh, pera nyo yun eh. Diba? Sino dito depositor ng BDO? O, dami, di ba? O, pera nyo yun. Hindi pera ni late Henry C. Ama, pero palagay mo, pwede utangin ni Henry C. yun? Pwede ba mag-loan si Henry C. doon? Sa kanya yun eh. Di tanggal at ng tao doon pag di na-approve ng loan yun, di ba? O. So, nag-loan. Ama, sa BDO, pantayo ng SM. Nung kumikita ng SM, binayad lang sa BDO. Ang tanong, may nilabas siya? Wala. Kaya nung nakita ko yun, tama eh. Diba? Hey. Okay kapatid, no?
Di ba? Kaya nung nakita ko yun, ginaya ko lang. Ano lang, smaller scale lang. Di ba? 333,000 divided by 12 months. Yung interest, pala ka lang nag-Jollibee. Di ba? Oh. Kaya, binayad ko lang yung 70,000 plus the income. Nabayaran ko, wala ko nilabas. Kaya lahat na meron ako ngayon, libre. Kaya nga tinatanong nila kanina doon sa likod, upline Zach, magkano yung bagong Audemars Piguet mo? Ah, solid gold, no? Rose gold, di ba? Ah, tignan mo online magkano. It's 14 million pesos. Google mo mamaya. Di ba? Siyempre, thank you kay Sir Tom, no? Yan, wala lahat din no, kung hindi dahil kay Sir Tom. Ama, nakita mo yung sports cargo kanina sa baba, yung Ferrari, 26 million, Google mo. Nakita mo yung GTR, 10 million, kapatid. Sabi, grabe upline, Zach. Ang dami mo nilabas, ha. Ni piso, wala. Oo. Bakit? Ginaya ko lang yung idol natin. Pinaikot ko lang. Kaya lahat ng tubo ngayon, galing sa walang nilabas. Kaya lahat na meron ako, pati brief ko. Ni piso, wala ko nilabas. Pinaikot ko lang siya. Kaya guys, di ba good news? Andayin natin promo today. No? Grabe, talaga masisira ang ulo mo. At a super good news, kapatid. Di ba? Andito pa yung billionaire mentor namin. At ipamimit namin sa iyo tonight. Oo. Hindi ko na patatagalin, guys. No? It's a privilege. Such an honor. Sino ba naman Zach Lopez kung hindi dahil sa tulong ni Sir Tom? Di ba? Oo. Kung hindi ko nakilala si Sir Tom, eh, kapatid, walay. Di ba? Oo. Talagang walay na walay. Oo. Kaya ang swerte mo, nakilala ko siya, yumaman ako. Ngayon, makikilala mo siya. At pag nakinig ka sa kanya, sigurado, yayaman ka rin. Okay? So, siguro before that, no? We want to show the video, no?